Magandang oras sa inyong lahat, mga katropa. At meron na naman po tayong bagong short video sa ngayon kasi na may mga, I think, mga 10 or 20 ng mga katropa natin dyan sa Pilipinas na nagtanong sa akin tungkol sa IELTS na UKVI na kung pwede po ba yung IELTS ng UK or yung, I think, UKVI na klase ng IELTS dyan sa Pilipinas. Kung pwede daw po ba yung gamitin na yon para mag-apply papunta dito sa Canada as a butcher. So, ang hindi ko po sila masyadong nasagot ng totoo kasi honestly, hindi ko po talaga alam kung wala akong facts o kaya wala akong mga katibayan na pwede yung mga yung UKVI IELTS na gagamitin para sa pagpunta o pag-apply papunta dito sa Canada. So, but meron po akong isang kaibigan na nagtanong sa akin nung mga nandiyan pa yung mga employer ng Cargill, yung Cargill na nag-i-interview diyan sa Pilipinas. Nagtanong siya sa akin, kumpleto na daw siya ng requirements at then pero yung ano niya, yung IELTS niya, meron na daw siyang IELTS pero yung IELTS niya is UKVI. So I think yung UKVI I think yung para sa UK. So ang sabi ko sa kanya, well, kumpleto ka na ng ano, documents, lahat ng experience, lahat-lahat na at may IELTS ka na rin. Kaso sabi mo sa akin UKVI na IELTS. Then bakit hindi mo subukan? Sabi ko sa kanya, subukan mo lang. Subukan mo pa rin magpasa ng requirements doon sa magsaysay. Pumunta ka na ngayon or bukas kasi last day na nila. Ipasa mo 'yan, sabi ko sa kanya. Ngayon pumunta nga siya kinabukasan. At to make the story short, ayun na. Nag-aano na siya ng ano, naghihintay na lang siya ng medical. So ibig sabihin, okay yung IELTS niya sa na ginamit niya para pumunta dito, para mag-apply papunta dito sa Canada. So sabi ko naman kasi sa kanya nung nag-usap kami, para sa akin, bakit wala namang, hindi naman nila in-specify doon sa requirements ng papuntang Canada na about sa IELTS na, okay, you need to have this kind of IELTS. Wala namang ganun, basta sinabi nila kasi doon na IELTS, ganun lang naman. So, ibig sabihin, bakit siya nakapasa? Bakit siya naghihintay na lang ng medical? Kung hindi valid yung UKVI na klase ng IELTS niya. Kaya, para sa mga katropa dyan na meron ng UKVI IELTS, subukan nyo pa rin mag-apply. Kasi itong katropa natin na isa nito, bakit siya nakuha sa ano kung hindi pwede yung hindi valid yung klase ng IELTS niya papuntang Canada. Kasi ako naman hindi ko sinasabi na, oh, pwede yan, hindi ko sinasabi. Pero nagbe-base ako sa nakausap ko mismo itong katropa natin dyan na naghihintay na lang ng medical na ang IELTS niya kasi is UKVI. Yung para sa UK ba yun? O ganun, basta ganun. So, ibig sabihin, pwede. Ha? Kaya kayo mga katropa dyan na nagtatanong sa akin, subukan nyo pa rin mag-apply. Ah, subukan yung ipasa yung mga resume ninyo, yung mga requirements, ipasa nyo para yun na nga yung meron kayo eh, di ba? Yun na yung meron kayo, langan naman na ano eh subukan niyo pa rin mag-apply, wala namang mawawala sa inyo. Yan ang magandang maipapayo ko sa inyo ngayon mga katropa. Kaya sana magpasa kayo, wag kayo mag-alinlangan. Okay lang na wala namang hindi naman kayo gagastos ng balaki o kahit ano pa man dyan pag nagpasa kayo sa magsesend ng ano kahit na yung IELTS din nyo is UKVI pa yan. Kaya please lang mga katropa, mag-submit kayo kasi baka sometime this year
babalik yung ano diyan, babalik yung employer ng Cargill diyan na mag-interview ulit. Hindi natin alam kung kailan, but who knows, sometime this year, yun lang kasi ang narinig ko. Baka babalik sila. Yun ang narinig ko sa kaibigan ko sa HR. So, please lang mga tropa, magtiyaga po tayo at huwag po tayong mawalan ng pag-asa at magtiyaga po tayo, maghintay. Ganyan lang talaga mga tropa. Hindi lang kayo ang nakakaranas niyan, pati rin yung mga nauna dati. Nagtiyaga silang maghintay, may naghintay pa nga ng 5 years bago nakaalis. So, yan ang ating short video for today guys. At please subscribe din po kayo sa ating channel para lumago po ito. At maraming salamat.